Ang isa sa mga tumatak sa media day ng Lakers ngayon ay yung sinabi ni Anthony Davis na ready siya ngayon na magkaroon ng chip sa kanyang shoulder ngayong season. Actually, nung tiningnan ko to kanina, kala ko literal na magpapalagay siya ng microchip sa kanyang balikat. Pero yung sleeve talaga na laging suot ni AD sa game ay para lang maitago talaga yung balikat niya na sinasabi ng mga fans at mga analysts ay parang ulo ng buhaya. Nakalagay pa nga dito sa mga comment section na kapag nagpalagay si AD ng ganong chip ay baka makamintis pa siya ng 4 to 6 weeks. Pero ito lang kasi naman ang ibig sabihin nun. Merong kasing training t-shirt ang Lakers na merong word na chip, in short for championship. Parang motivation at mindset lang ng team sa paparating na season. Yung sinabi pa ni Anthony Davis na ibabalik niya yung same approach kagaya ng 2020 season nung na-trade nga siya sa Lakers at nag-champion siya ay plano pa niyang maglaro ng 82 games. Yun ang pinangako ni Anthony Davis sa media day. Parang maging elite at dominant ulit si AD, kailangan niyang malaro yung 82 games na yon. Pero ang mga players ngayon ay napakabihira na makalaro ng 82 games, lalo na sa mga players na merong history ng injury, lalo na sa lower body. At ang isa nga sa mga players na yon, si Anthony Davis pa. So hindi ko naman sinasabing may injured agad itong si Anthony Davis pagdating ng season. Ang sinasabi ko dyan, yung taktika ng lahat ng mga teams sa NBA na yung kanila mga major players ay ipinapahinga kapag merong back-to-back games, lalo na sa road games. Walo lang ang nasa back-to-back ngayon ng Lakers sa schedule nila. Mas kukonti ito kumpara noong nakaraang taon. Yung isa pa, ang lalayo pa ng agwat nun. Ang pinaka-top schedule talaga ng Lakers ay sa December, so PH time to. 17 games, 12 doon road games, plus 4 na games na home, sunod doon ay isang road game na isang araw lang din ang pagitan. So doon pa lang, kailangan agad ingatan si Anthony Davis para sa dikdikan after ng All-Star break. Dahil doon talaga ang palaglagan sa regular season papasok ng playoffs. Sa buong karir pa ni Anthony Davis, hindi pa siya nakakapaglaro ng at least 80 or 82 games. Ang pinakamataas pa nga niya yung dalawang 75 games noong 2017 at 18 season noong naglalaro pa siya sa Pelicans. Sa Lakers, meron lang siyang total na 138 games at nasa 76 games lang siya sa nakaraang dalawang season after ng kanilang championship noong 2020 sa bubble. Pero ito kasi yan, makalaro lang si Anthony Davis ng 60 games at least ngayong season. Iba ang kakalabasan ng Lakers, baka medyo maganda kumpara noong nakaraan dalawang taon. Last season din si AD ay meron 23 points at almost 10 rebounds per game na may kasama pa yung 2 blocks per game para kay AD. Pero bumagsak nga lang ang kanyang 3-point percentage, pero yung kanyang mid-range at perimeter, lalo na yung inside the paint, ay tumaas. So yung chip na sinasabi, motivation lang yun para kay Anthony Davis. Pero kung talagang meron technology na ganun, baka si Kawhi lang ang meron nun dahil nga tinatag siyang parang robot or android. So yan muna.